Hey guys, konnichiwa. Magsisimba kami ni Jen ngayon. Sumabay kami kay Ate Rica kasi papunta rin naman siya ng simbahan. So sa Ate Rica, dito rin siya nakatira sa may sawa kaya dinaanan na lang niya kami dito sa may dorm. And at dito na kami sa may simbahan, madami ding mga nagsimba ngayon unlike nung nakaraang linggo kasi yung kabilang upuan na puno talaga siya. Then yung sa kabila, hindi siya masyado. So ito, papasok na kami. Dito kami umupo sa kabila. Mostly sa kaliwa kami naupo. Kaya lang ng time na to, napuno na nga siya. Kaya dito kami ngayon, banda sa may kanan. And first time namin maupo dito sa may hulihan banda. So diba, pati yan ikinukwento ko pa. Charot. And then yan, after 1 hour, tapos na yung misa. Pag oras ng misa, hindi talaga ako nagbibideo. Nakakahiya din kasi kay Father. So ito, palabas na kami. So as usual, meron na namang mga gulay doon paglabas namin. So ito, maraming gulay, maraming ampalay. Unlike nung nakaraang linggo, konti lang talaga yung gulay na mga nakadisplay. Pero ngayon, ang daming ampalaya. So, ampalaya ulit yung kinuha ko. Tapos kamatis, hindi na ako kumuha. Kasi nung nakaraan, nagbigay yung hancho ni Jen ng kamatis. Kaya ayun, ang dami naming kamatis. Bali, ang kinuha ko lang ay ampalaya, pakwan, at saka green bell pepper, at talong. So, ayun lang yung mga kinuha kong gulay. And yung ibang Pilipina, bago sila umuwi ng kanilang mga bahay, tumutulong muna sila maglinis dito sa simbahan. Naglalampas paso and yun sa mga lagay ng tsinelas, naglilinis din. And ito kami ni Jen, hindi pa kami umuwi kasi inaantay namin si Doc, yung dentist. Kasi ngayon din kami nakaschedule, so ayan yung mga ibang Pilipina naglalabasan. Yung iba dyan, mga Japanese. Kahit yung mga Japanese, kumukuha rin sila ng mga gulay. At yung mga gulay, ang dami pang tira, tapos marami na rin nagsilabasan. So tingin namin ni Jen, hindi talaga mauubos yung mga gulay na dinala ni ate, yung Japanese. So ayun, after 15 minutes naming nag-aantay, andyan na si Doc, lumabas na rin kasi tumulong pa siya dun sa loob. And pinasakay niya na rin kami dito sa sasakyan niya instead na maglakad kami kasi yung clinic malapit lang dito sa simbahan. Siguro mga 15 minutes lang nilalakad. So ayun, sabi ni Doc, sumabay na raw kami. Kaya tuwang-tuwa din kami ni Jenna, sumabay na kami kaysa maglakad pa nga naman kami. And ayun, after 5 minutes na biyahe namin, andito na kami sa clinic. Bali, ang clinic na yan, dyan na rin yung bahay nila. So nagsiserve din sila sa simbahan, dalawa silang magkapatid. Tapos yung kapatid niya, dentist din. And ayan, bumaba muna siya para matanggal yung harang and makapasok yung sasakyan. So, di ba ang gwapo ni Doc? Charot! And ito na, nasa tapat na kami ng pintuan. Siya dumaan siya dun sa may likod kasi andun yung bukasan ng clinic. So, and after nun, pinabuksan niya kami at pinagready niya pa kami ng chinelas. Nakakahiya naman. At nagpalit na nga kami ng chinelas namin. Pagkatapos nung pumasok na kami dito sa may clinic. Una nang pumasok si Jen kasi sabi ko sa kanya siya na ang mauna. Habang nag-aantay ako, lumibot din ako dito sa labas ng clinic. So ito, hindi naman first time ko makapunta dito. Nakailang beses na rin ako magpunta dito kasi before yung upper teeth ko, dito ko rin pinagawa. And ito, meron silang teeth whitening na kakahalaga ng 35,000 yen. Kung sa peso yan, aabot din siya ng 15,000. By session yun pag nagpagawa ng teeth whitening. And ito, tinawag ako ni Doc. Sabi ni Doc, pumasok na daw ako kasi sinarado niya yung pinto. And kung mapapansin nyo, tatlo lang kami dito. Ako at si Jen, pati na rin si Sensei. Bali, yung Sensei Doctor yun. Yun ang Nihongo ng dentist or doctor. After nun, pagkatapos chinek ni Doc, pumunta sila dun sa may scan ng ngipin. After ma-scan yung kanyang ngipin, pinaliwanag na rin ni Sensei kung ano yung mga dapat gawin. So yun, nilinis lang siya. Okay. Tapos yun, tapos na siya. And ako na yung susunod, nag-aantay na lang ako. Kasi sinasanitize pa niya yung mga ginamit dahil dun na rin ako uupo. So yun nga, kaya kami tatlo lang yung nandito and wala siyang mga nurse kasi nakiusap lang kami na yun nga, magpapacheck up kami ngayon. Yun, tinulungan kami ni Ate Nora at saka ni Ate Rica, nakausapin nga siya na itutuloy namin yung mga papagawa namin kasi before, bago kami umuwi ni Jen, naputol siya kasi nga nagbakasyon kami ni Jen sa Pilipinas, kaya ito, may time na ulit, kaya yun, bumisit kami dito. And ayan, tinatanong ako ni Sensei kung ano ba yung gagawin sa ngipin ko. Yun nga, yung lower teeth ko, ipapa-fix bridge ko siya. Nalimutan niya na rin siguro kasi 1 year ago na rin yung bago kami nagpunta dito ko. Bali, yung sa itaas ng ngipin ko, siya rin yung nag-fix bridge. Kaya maganda yung pagkakagawa dito. Kaya yun, gusto ko na ulit dito ituloy yung aking ipapagawa sa aking ngipin. So yun, pumasok din ako dito sa my scan. After nun, yun, lumabas na ako. Saglit lang naman, mga 5 minutes lang siguro ini-scan yung ngipin. And yun, sabi ni Doc, i-schedule niya ulit kami para sa balik kasi kailangan na may nurse siyang katulong. And yun, mahirap nga naman talagang siya lang ang kikilos. So yun, mamaya dumating na si Ate Rica. Ngayon,
kung maisatama kita ng mga ganitong pedya bago ka umuwi, gagaling na, tapos lalagyan niya na ng... So yun, after makausap ni Ate Rika sa sensei, lumabas na kami ng clinic. So yun na guys, dahil mahaba na tong video na to, puputulin ko ulit siya para sa susunod na next video. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat kayong lahat. God bless. Bye-bye.